Hi guys! Today, ang magiging topic natin for today is we will differentiate a face mask, a surgical mask, at syempre your N95 mask. So, nitong mga nakaraang weeks, no, nitong mga nakaraang araw, nagkakaroon ng issues about wearing a mask. So, ano nga ba ang pinagkaiba ng tatlong mask na to? So, number one, unahin natin itong ating normal face mask. Una, ang ating normal face mask ay hindi siya standardized. Yun yung disadvantage niya. Hindi siya standardized, hindi standardized ang pagkakagawa. So, it doesn't necessarily protect us from viruses and bacteria totally. So, ibig sabihin, meron pa rin escape yung ating microorganisms dyan or ang ating virus. So, example, i-wear natin siya. Kapag wear natin ito, kung makikita nyo, guys, hindi siya ganun ka-tightly fit. So, ibig sabihin, certain viruses can still enter. Pero, what is the advantage? It can protect others from acquiring the microorganisms or bacteria or viruses coming from you. Kasi kinocover niya ang mouth mo at saka ang nose mo. So, therefore, yung mga droplets dyan, instead na madispose sa air, ano ang mangyari? Pipigilan ng mask mo. So, second one. Guys, ano naman ang ating surgical mask? So, ang ating surgical mask, karaniwan, ito ay ginagamit ng mga healthcare providers sa ating hospital and some of the patients. Tama? Yes. So, ito naman, guys, ang kagandahan niya, it will filter your viruses and your bacteria, pero hindi rin siya total filter. So, meron pa rin mga nakakaligtas. Although, guys, mas effective siya kesa dito sa ating normal face mask. Kasi ito, standardized ang pagkakagawa niya. So, meron tong process na dinadaanan para maging accepted siya. At syempre, you will have your N95 mask. Ang N95 mask, meron siyang type na meron siyang respirator or exhalation valve. At meron ding N95 mask na walang exhalation or respirator valve. So, ito, as you can see, meron siyang valve, meron siyang exhalation valve that allows you to exhale. Ang kagandahan dito, snugly fit siya. Ibig sabihin, guys, tightly fit siya. So, kapag sinuot mo, talaga makikita mo, covered siya hanggang sa side. Makikita mo, tight na tight siya. Dahil tight na tight siya, at the same time, mas maganda yung filtration niya. So, mas effective siya sa pag-filter ng mga microorganisms, viruses, at bacterias natin. So, makikita mo, ginagamit ito ng mga healthcare providers sa hospital, especially kapag may mga cases na airborne o kaya may mga droplet na spread ng infection. So, ang kagandahan nito, it is classified as a PPE, personal protective equipment, kasi nga, maganda yung filtration rate niya. So, meron siyang accepted 95% na filtration rate. So, ang nagiging issue, kapag ba nagsusuot ka ng mga mask, magkakaroon ka ba ng problems in your breathing? Magkakaroon ka ba ng inhalation of too much carbon dioxide? Tulad ng mga naririnig natin sa issues online at sa ating social media. So, actually, guys, kapag nagsuot ka ng face mask at saka ng surgical mask, limited ang breathing mo, pero yung carbon dioxide level mo, hindi siya tataas ng ganun kataas kasi nga, hindi siya snugly fit. So, meron siyang mga spaces na pwedeng mag-escape yung ating magiging normal pa rin ang oxygenation mo, although minsan, nahihirapan yung mga tao kapag hindi sanay nagsusuot ng mga to. Pero kung ang issue dito ay yung carbon dioxide, it will be in toxic levels to your body, it's unlikely na magkakaroon ng ganung issue. At the same time, guys, sa ating N95 mask naman, dahil siya is snugly fit, merong mga studies na ginawa, no? CDC, WHO, no? DOH, yung mga yan, kaibigan, pinag-aralan din nila to. So, ano ang study na ginawa nila? Sa study na yun, yung mga nagsuot ng ating N95 for a prolonged period of time, when I say prolonged, ibig sabihin 12-hour duty, ganyan, o kaya straight duties, yung mga ganyan, pwede ka magkaroon ng decreased oxygenation. Pwede ka magkaroon ng increased level of carbon dioxide. However, hindi siya aabot dun sa level na makaka-apekto sa'yo. Now, kung meron ka mga, magkakaroon ka ng mga symptoms ng decreased oxygenation or increased carbon dioxide or also known as your hypercapnia, o kaya kapag decreased oxygen, hypoxia, yung mga ganyan, no? Kapag nagsuot ka nito for a long period of time, yes, mag-elevate ang carbon dioxide levels mo according to studies, pero hindi siya magkakaroon ng affectation sa'yo na talagang magkakaroon ka ng signs and symptoms at the same time, magkakaroon ka ng fainting, loss of consciousness, nakukuha. Therefore, guys,
kapag nagkaroon ng issue ganun, at sinasabi na N95 mask yung naging dahilan, most likely guys, hindi talaga yung N95 yung naging cause. Ang naging cause niyan is meron siyang pre-existing lung condition, just like your COPD, o kaya meron siyang lung diseases, o kaya meron siyang oxygenation problems na kukuha. Pero kapag prolonged period of usage of this mask, in simpler terms guys, hindi ka magkakaroon talaga ng effects na magkakaroon ka ng signs and symptoms of hypercapnia. So, ang bottom line, is it safe to wear your surgical mask? Of course, yes. Guys, effective ang ating N95 mask in preventing transmission of microorganisms and protecting the healthcare provider against the pathogens. At the same time guys, ang nire-recommend talagang gumamit ng N95 are the healthcare providers. At para naman sa atin, sa normal na mga tao guys, kapag nasa community ka, no, pwede na ang ating surgical mask guys, or pwede na ang ating face mask to prevent transmission of your viruses and microorganisms. Yun. So hopefully nakapagbigay tayo ng konting kaalaman sa inyo. So ayun. So guys, that's the difference, basic difference between a face mask, a surgical mask, and an N95 mask. Ayun ha. So guys, stay home and stay safe. So, Archie Alvis po. Yo, Alpapi. Peace out.